Ready to eat na po ang ating bihon canton or gisadong bihon canton. Yan po. 2 kilos po yan ginawa ko. Welcome back sa aking channel. Ngayong umaga po ay magluluto po ako. Magta-try po ako magluto uli ng pinagsama pong pansit bihon at canton. Canton bihon. At kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang aking notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang pagbablog. Puta ako ngayon ng bihon canton. Gisadong bihon canton. Ayan po ang mga ingredients niya. 1 kilong bihon, 1 kilong canton, 1 buong repolyo. Ayan, may sibuyas, bawang po tayo. Tsaka pinakuluan na chicken meat. Ayan po. Meron tayong baggy beans at carrot. Ito, carrots. Ito, squid bowl. Yan po yung mga sangkap natin sa ating pansit bihon. Igisay muna natin yung bawang at sibuyas para doon po sa mga topping. Ito natin ang seed bowl para medyo siya magkaya ng konti. Natin ang mga topping sa ating pansit bihon. Bihon pansit canton. Ilalagay natin yung ating hinimay na manok. Ng mga 2 kutsarang sugar para mag-blend yung alat ni tamis para makuha natin yung lasa ng pansit. Yan po ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng kaunting sugar kasi para may kaunting extra lasa. Yung po kasi ang tungo ng aking namin sa akin. Ito yung pag nagpapansit daw ako, lalagyan ko ng mga 2 tablespoon na sugar para mag-blend yung lasa niya. Hindi yung puro alat na yung ating natitikman. Ilalagay po tayo ng toilet. Squid bowl, may lasa na yan. Kaya, kaunting patis. Ilalagay na natin yung carrots. Kasi yung chicken, na po yan eh. Kumbaga, luto na yan. Kailangan isi-separate natin sasampot siya yung mga toppings niya. Ilalagay lang, kanina,
Lalagyan po lang ng pinakuluan ko ng ano. Pinakuluan ko po yung galing sa chicken. Chicken. So, hayaan lang natin na maya-maya maluto yung mga carrots. Saka yung ano. Ito nag-ano ako, nagpakulo ako ng another brute. Yung meron na siyang toyo, patis, paminta, at saka yung shrimp cube para sa mga noodles sa ating pansit. Pag nagkulo na po to, ilalagay na natin. Saka natin ito itatapping. Pinakulo na natin na sabaw. So, ilalagay na natin yung repolyo. Siluto na po yung isang ano. Nagkandaan mo na. Huwag natin masyadong i-overcook ang repolyo kasi para medyo may crunchy siya pag nilagay natin sa ating pansit. Yan ang ano. Itong recipe na to, pinamanapat sa akin ng aking yumaong ina. Ayan, nakano na ga. Diyan ang kupa na po ang ating repolyo. Pwede na natin siyang patayin. So, ayan, kumukulo na. Kumukulo na ba? Ay, uhulog na natin yung... Unahin natin siyempre ang pansit bihon. Nakikita niya maraming sabaw yan kasi absorbing pa to ng ano. Dati kasi sinasama ko pag nag-isa ako, sama-sama, eh, mali pala yun. Kailangan magpakulo pa rin ng another water sa isang malaking kawa. Yan. Antayin natin siya na kumulo. Ayan, pag nakita natin, lalambot na yung ano. Pero yung iba po, binababad nila muna yung noodles, yung madalian. Halimbawa, madalian gisa. Pwede mo namang ibababad yung noodles sa warm water lang, yung ano, lukewarm, yung galing sa gripo. Ngayon, pag lumaki na siya, yung madalian luto po yun. Pero pag ganito naman, pwede namang ganyan magpakulo tayo ng sabaw. Pero yung sabaw natin, ha, may timpla na po yan. May lasa na siya. Titimplahan nyo na siya. So, naglambot na po yung noodles natin. Ilalagay na natin yung pansit. Sisip-sipin kasi ito ng pansit. Sorry. Dami ng kamitin, isang kilo din sa lahat. So, ilulubog din natin yung kamitin dahil-dahil. Maraming klase ang kamitin. May kamitin na madali siyang malimbot. Para sa ito. Yung atang Mickey Canton yun, yung matigas. Ito yung Canton talaga.
ibabaw natin yung noodles na bihon. Laki ng kawali. So yan, tubig na yan, okay lang yan kasi sisip-sipin ang kanton yan. Hindi pala ito yun. So ganyan, mag-additional pala tayo ng oil para ang ating noodles hindi siya nagdidikit-dikit. Yun ang sekreto dyan. Para yung noodles natin ang bawa kahit malamig na hindi siya nagdidikit-dikit. Uba. Para firm pa rin ang noodles pag mayroong extra oil na nilalagay. Ganda. Bali 2 kilos po to, 1 kilong bihon, 1 kilong kanton, pansit kanton. Kanton. Kanton na rin po. Yung kanton kasi may addition kaya hindi ko masyadong nalagyan ng tinimpla ng maigi kasi may timpla na po yung kanton baka yung extra ano po. Lalagay lang tayo ng umami para may extra naman siya rin naman. Sarap na labo. Lalagay natin muna yung ibang toppings yung kalahati. Sibukan na siya. Mahirap lang talaga magluto ng pansit. Lalo pag marami. Pero kayang-kaya naman ni Ma'am Shi yan, kahit punong-puno dito eh. Ay, ibang sarap. Thank you.
So, ayan na po. Tapos na ang ating pansit bihon, canton bihon. So, ayan na mga mamsi, mga guys. Ready to eat na po ang ating bihon canton. Or gisadong bihon canton. Ayan po. 2 kilos po yan ginawa ko. Kita nyo po. Halos mapuno yung aking malaking kawali. So, ayan po mga mamsi, mga guys. Tapos na po ang aking ginawang pagluluto ng canton bihon. At naway, nagustuhan nyo po ang aking ginawang pagluluto. At maraming salamat po sa patuloy na nagsusuporta sa aking ginagawang pagbablog. Maraming salamat po. Bye-bye!